Sinigang na bangus muna tayo for today's video. Isang sibuyas lang yan, gagayatin ko lang yan ang pa-wings wings. Maglalagay din ako dito ng dalawang kamatis, gagayatin ko lang din yan pa ganyan, parang pa-wings din. Ang kamates na may sira ang dulo, syempre tatanggalin natin yan. Bumili din ako ng labanos na napakalaki, wala kasing maliit, yan lang. Sinigang ating lulutuin kaya masarap na may laging may labanos. Ginayat ko lang to ng maliliit lang kasi parang para kasing antigas nitong labanos na to. Parang kumbaga ay matanda na, hindi siya bata. Nagayat kong lahat yung isang buo na yan pero hindi ko naman yan inilahat kasi na-realize ko ay ang dami pala. Ang sitaw na 4.80 dirham. Sitaw, hinati ko lang din to sa kalahate, hindi ko siya nilahat kasi marami pala. Ganyan lang ang gayat na ginagawa ko, hindi siya masyadong mahaba. Nasa inyo naman kung gaano kahaba ang gusto nyo. Kangkong na 2 dirham. Kangkong 2 dirham, so ibig sabihin 1 dirham ang isa kasi dalawang tali to. Pero hindi ko rin naman siya inilahat kasi nga marami. Ayan o, oh, ang dami. Ayan, hinugasan ko na rin yan. At ang talong, 3 peraso din ang aking binili pero hindi ko rin yan inilahat. Tinara ko lang yung isa. At ganyan lang ang paggayat na ginagawa ko. Nasa inyo na rin, kung gusto nyo malalaki, pwede namang malalaki. At eto po ang ating bangos, ayan, bali 2 buo yung bangos na yan. At ayan na yung ating mga gulay na ilalahok. Start na ako ng pagluluto, nagpapakulo na ako ng tubig dyan. At nung medyo mainit na, inilagay ko na yung sibuyas. At inihulog ko na rin dito ang ating kamatis, sabay na rin sa pagkulo. Pinakuloan ko lang yan at pagkakulo, inisunod ko na dito ang ating radish o yung labanos. Eto kasi yung matagal maluto, kaya yan, inuna ko na. Pinakuloan ko lang yan at nung chinek ko na yung labanos na medyo luto na, ayan, nilagay ko na yung ating bangus. Tapos nilagyan ko na rin yan ang aking sinigang na tamarind ang flavor. Pagkahalo, isinunod ko na rin dito yung ating sitaw kasi mabilis na rin naman niyang maluto. At nilagyan ko na rin ng konting asin. At tinakpan ko na rin para maluto na yung gulay. Kumukulo na kaya check ko na. Medyo okay na rin yung sitaw kaya ayan, isinunod ko na rin yung ating talong. Hinahalo-halo ko lang yan, nilulubog ko lang yung talong para maluto na kaagad. Tapos takpan na rin para mabilis na ulit kumulo. At ayan, medyo luto na lahat ng mga gulay kaya inilagay ko na yung ating kangkong. At dahil nakalimutan kong bumili ng siling panigang, ito na lang siling green ang aking inilagay, 3 peraso. Ready na po ang ating sinigang na banos. Tara, kain. Ito nga pala ang aming puting kanin. Ayan, Indian basmati rice po ang aming kanin dito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.